Eh, what's up mga kamoto? Welcome back sa aking YouTube channel. Hindi ko kasagot. Welcome back sa aking YouTube channel. 15th episode na namin. Pupunta sana kami ng kaibigan. Kaso, hinara kami ng checkpoint at bawal. So, ito kami. Yan, mga tropang hamog. Ngayon, maghanap kami ng ibang daan para makapunta kami sa kaibigan. So, tara, samahan nyo kami maghanap ng ibang daan. Let's go! Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, maraming salamat sa pagbisita mo. Huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakilike na rin ang aking Facebook page, ang Gira PH. Ito na nga mga kamoto, hindi kami nakapasok sa checkpoint. Yan, mga kasama ko. So, ang gagawin namin, maghanap kami ng ibang ruta kasi meron daw na ibang way. Sana may makita tayo. Lungkot na masaya eh. Wala, nagbabakbaka na. Siguro nandun na tayo ngayon. Kung tudedirecho tayo kanina. So ang hanganapin natin yung simbahan kama, diba? San Miguel Church. Buti pa yung mga big bikes eh. Wala, ito yung sistema talaga sa atin. Oh, yun no? Hindi, mukhang galing na dun eh. Baka hindi tayo nakapasok na dyan eh, pag bumalik tayo. Balik tayo, balik. Magtanong ka na lang din dyan. Ito na. So, ito na mga kamoto. Dito daw kami dumaan para makakita ng bagong daan papuntang Kaibiyang. Mga lokal lang ang nakakaalam na itong daan ito. So, exciting sa in a way. Nakakatakot. Malay kung anong dulo nito. So sabi ng tropa ko, kaya may checkpoint at maghihigpit kasi kung nagbawal doon ni Mayor, marami daw mga pumapasok kasi at may mga nagpositive na rin kasi sa lugar na yun. So pinaprotektahan lang nila yung lugar, which is tama naman. Oo, nakukunan ko to. Ito yung binabayaran mo sa ride. Yung napakasarap, no? Ang sarap tingnan, napaka-green. Oops, may kuneho. Ang ganda naman dito. Ang sarap. Ayan, no? Tataka siguro mga... mga to. Pag ito successful, parang gusto ko ulit dito dumaan next time. Oo. Uy, yun. Ay, ganda ng bahay nito. Parang ano, sa Mediterranean. O yan, o, paano yan? Din eh, pwedeng kanan eh. Kung ako sir, nagtatanong na ako. Tsaka wala rin kakaliwan, yung palang eh. Ayun ang simbahan. Ayun ang simbahan, sa kaliwa na. Ayun ang simbahan eh. San. Ayan eh. Kaya mga kamoto, mag picture taking muna.
Mukhang mas maganda pa tong ginawa na. Ang saya-saya. Mamaya na kayo. Tayo kayo sa mga motor nyo, picture ako kayo. 1, 2. Okay. Nakangiti ka pa, nakamask ka lang. Enjoy to, enjoy. Ito na nga yun. Nalagpasan natin yung ano, checkpoint. Ito na yun. Ito na nga yun. Ito na yun. Panalo. Ang saya. Mukhang matutuloy tayo mga kumoto. Makakakit tayo. Natatandaan ko itong lugar na to eh. Wala na, ilang naman sinabi nilang checkpoint eh. Ito, dito tayo nag-rent, nag-ano-ano. Di, dyan oh, sa Pure Mart. Dyan tayo nito nila AJ. Nun? Parang gusto ko dun dumaan pabalik. Sira ulo ka. Keep right. Keep right. Nako, madulas to. Ingat-ingat lang ha. Ito pa naman yung madulas, yung hindi pa basang-basa. Oo, may kasama pang putik. Ay, lupa. Oo. Pero hindi pa rin, ayoko. Nag-record ba? Ito, mga pababa na yata ito. Ito na. BCC, kompleto ba tayo? Kompleto, let's go. Ayan na. Ayan na mga kamoto, malapit na tayo. Papansin nyo, mag-iingat kami kasi basa yung floor. Mahirap nang bumili ng lupa dito. Anyway, mga kamoto, sana wag nyo akong i-bus o kami, wag nyo kami i-bus dahil maghanap kami ng ibang ruta para makalusot sa checkpoint. Ito kasi nangyari dyan, willing na sana kami umuwi. Kaso, may mga sumunod na grupo, mga big bikes, lumusot. So, sa isip-isip ko, hindi rin pala to yung checkpoint. So, hindi rin sila seryoso about it. Kasi, porket malaki yung CC, okay, tapos kami malilit na CC, diba? Eh, isang local, nagmagandang loob, tinanong kasi kung saan pa kami galing. Yan, tinuruan kami kung saan pwede namin ma-bypass yung checkpoint. At ito na, nakita namin. Yung nakita namin daan kanina, bagong tuklas lang namin yan. Napakagandang lugar. Sarap balikan. So yung mga kamoto, sana wag nyo kaming i-bus. Gusto rin lang naman talaga makarating sa Kaibyang. Kompleto rin naman kami sa mga protective gears, pati mask and everything, alcohol. Gusto lang namin talaga makarating sa Kaibyang, ka-picture, kumain together. Yun. So later, i-discuss ko sa inyo kung bakit binalik ko no sa stock type yung aking motor. At papahingahin ko muna si RSA 5. So
Diyan lang kayo, hintayin nyo kami makarating sa KBM. Ito na. Oh, walang masyadong tao. Oh, yan yung mga big bikes na nakita ko kanina. Yung dalawang Yamaha na yan. And this is it. We're here. Oh, di ba may ibang nakapasok din? Yes! Huwag na, tara na, dito na. Ito na mga komoto, we're here! So ayan mga komoto, nandito na kami. Yan, sa Kaibiyang Tunnel. Maraming salamat at naging maayos naman ang aming biyahe kahit na medyo madulas yung daan kasi nga nag-uulan. So yeah, safe kami nakarating. Ngayon, i-share ko lang sa inyo kung bakit ko pinalitan o bakit ko binalik sa stock pipe yung aking Aerox na gamit ko dati yung RS-85. Una-una, don't get me wrong, hindi pangit yung RS-85. Nagkataon lang na, di ba kung maalala nyo, nagpa-ratlock ako ng pipe, no? Nung kinabit ko yung ratlock na pipe ko na stock pipe, naramdaman ko na buo yung back pressure kung tawagin nila, at mas umaano sa dulo yung RS-85. Doon ko na compare, no, masaya ako nung RS-85, maganda yung arangkada, pero nung na-compare ko ulit sa stock pipe, medyo sungaw sa dulo. Yun, walang problema sa arangkada, maganda tunog, which is kung maalala nyo, gusto ko nga sana naririnig ako, no. Na-achieve naman yun. Pero yung sa duluhan, doon ko na-compare na kahalagahan ng may back pressure. So, nag-contemplate ako, no? Pinag-isipan ko, ano ba mas maganda? Arangkada o dulo? So, nag-decide ako na ibalik ko muna yung stock pipe. And also, talaga iba. Iba yung duluhan ng stock pipe kasi nga doon sa back pressure. And also, kung papansin nyo dito sa video, kinompare ko yung laki ng elbow. Malaki talaga yung elbow nung RS-85 compared dun sa stock. So I guess dun nagkatalo. So kaya medyo may pagkasungaw. Yun. Hindi ko kasi yun agad na ramdaman nung una kong nilagay yung RS-85. True time na ginamit ko siya for more than a month. At saka ko lang na-realize na ito pala yung namimiss ko pagka hindi ko gamit ang stock pipe. Isa pa pala, no, nung nag-check ako ng spark plug ko, na-check ko parang medyo lean. Nag-lean yung sunog ng spark plug ko simula nung nag RS-85 ako. So, isang factor din yon kung bakit gusto kong ibalik siya sa stock pipe. Medyo kinakabahan ako kasi pag nag-lean yung spark plug. So, yun. Binalik ko sa stock. So, yun mga kamoto. Kung may tanong kayo o suggestion, no, just comment below. Pasensya na kayo at ngayon ko lang to na release yung video. Ngayon ko lang din talaga kasi na pag-compare yung dalawa. And syempre it takes time para ma-review mo ang isang item o isang upgrade, di ba? Ngayon kakain na muna kami. Enjoy namin tong kaibiyang. Tingnan nyo, napakatahimik. Yan. Napakatahimik. So tara, kain na muna tayo. Unlimited. Oh mga guys, yan. Thank you. Nandiyan na ba yung order ko? Ito ba? Ikaw, saan ka? Yan. Kain mo na kami. Yay! Ito ulam ko. Hot silog. At dahil mukhang mabibitin ako sa hot silog, nagpaluto pa ako ng isang pansit kanton. Biglang dumating ang isa pang grupo. Ito na mga kamoto. Dumating na yung iba riders. Sa San Miguel kayo pumasok? Oo. Kasi naghanap din kami, tinuruan lang kami ng local. Sabi sa may San Miguel kami pumasok. Hmm. Ayun, pare-pares pala. So, dumaan kayo sa parang bukid? Oo. Doon pala. So, kahit tumuulan, may ano?
nakita nila, wala nang nadaan doon. So, pare-pares ang dinala namin sa si San Miguel. Ayos? Ayan, napakasaya. Ang dami na namin. Yeah. Pero kung tutusin na ano pa ito eh, yung konti pa ito pag regular date eh. Kumpaya sa regular date. Ito problema pagka bagong kain o busog eh, nakakaantok. Okay, tulugan muna. So after namin kumain, nag-decide ang grupo na ituloy yung ride. Baba kami ng Nasugbo at akit ulit kami ng Tagaytay. On the way, may nakasalubong kaming mga riders. Ay, wala! Wala daw, wala daw. Wala! Yahoo! Thank you! Balik na, balik! Balik na, balik. Pictorial na lang dito, pictorial. Doon ako banda. Sabihan nyo ako pag may parating. Walang parating, walang parating. So yun mga kumoto. Tail tayo. At least we tried. So ayan mga kumoto, pabalik na kami kasi sinenyasan kami na hindi kami makatuloy papuntang Tagaytay. So next time na lang talaga. So yun, kita-kits na lang sa susunod na episode. Bye for now.